At sa aming pong pagpapatuloy sa oras na ito, manguna po kayo sa amin. Maging sa pag-aaral ng iyong mga salita, ang karunungan po ninyo ang dumaloy sa aming mga buhay. Lalo ka pa po naming makilala. Lalo ka pa po naming maranasan. At lalo pang umangat ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo. Hipuin mo po ang bawat isa as we listen to your words, O God. We praise you, Lord, and we glorify you. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God, no? Siyempre, sa ating pagpapatuloy, gusto kong batiin si Evelyn, no? Si Best, Sister Yoli, tsaka si Sister Ruth. Praise God, no? Talagang nandoon ang marubdob na pagnanasang makasama, no? Sa atin pong face-to-face. Praise the Lord. So this morning, nais ko pong mag-share sa paksang pray until something happens. Tayo ay manalangin hanggang sa may makita tayong resulta. Sagot mula sa langit. Sagot mula sa ating Panginoon. Gusto kong basahin yung Luke 18, verse 1 to 7 sa Magandang Balita, Biblia. Ang pamagat po nito ay ang byuda at ang hukom. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya sa isang lungsod na may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding yon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, "Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin." Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal, ay sinabi ng hukom sa sarili, "Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala, baka mainis pa ako sa kakapunta niya rito." At nagpatuloy ang Panginoon. "Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal?" And then, balikan natin yung verse 5 sa English. "Yet, because this widow keeps pestering me, I will give her justice so she doesn't wear me out by her persistent coming." Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita sa oras na ito. Hindi pulingid sa atin na ang Diyos ay nakahandang tumugon sa bawat panalangin. Why? Because we all know that God has the power and the ability to give an answer to all of us. Siya ay merong kakayahan at kapangyarihan upang tayo ay tugunin. It is also known to all of us that God is so reliable and dependable. There is nothing that He cannot do for them that are calling Him. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Kaya dito ang Panginoon
ibinigay niya ang parable na ito, kahit na ang context nito ay isang byuda na nangangailangan ng justice at ang nilapitan niya ay isang hukom na walang paggalang sa tao ni walang pagkatakot sa Diyos. Pero dahil sa kakabalik-balik nitong babaeng ito na byuda na hindi nagsawa, na laging pumupunta kahit hindi siya pinapansin. We cannot compare our God to this unrighteous judge. No po? Ang Panginoon po natin, lagi niya naman tayong pinapansin at hindi niya tayo tinatalikuran. Amen? Tayo lang naman talaga kung minsan ang hindi pumapansin kay Lord. At tayo lang talaga ang madalas na nakakagawa ng pagpapasyang lumalayo sa ating Panginoon. So dito sa ating pong binasa, merong encouragement ang Panginoon sa bawat isa sa ating nananalangin. Maaring ikaw ay isang buwan nang nagpe-pray, yung isa, isang taon, yung iba, 10 taon, yung iba, 20 years, at katulad ni Abraham, 25 years naghintay, ilang taon na ba tayong Kristiyano? Sabi nga ni Pastor Herbert, the best is yet to come. Na po, kahit matagal na tayong Kristiyano, marami pang magagandang pinakamabuting bagay na mapangyayari ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po? Sasabihin natin, the best is yet to come. Kanino? Sa mga anak ng Diyos na una, they never give up in praying. No? So gusto ng Panginoon, huwag susuko sa panalangin. No? Sabi dyan sa New Living Translation, one day, Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up. No? So, walang susuko. No? Sabihin natin, hindi ako susuko. Hindi tayo susuko sa panalangin. Ang mabuti pa, tayong lahat ay laging sumuko sa Diyos. No? Isuko ang buhay natin sa Diyos, pero hindi susuko sa pananalangin. Hindi susuko sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Baka meron sa atin ay gusto nang sumuko. Gusto nang hindi magpatuloy. Magpatuloy po tayo. Dahil meron po tayong inaasahan mula sa ating Panginoon. Never give up in praying. Never give up in trusting the Lord. In holding on to the promises of God. In standing on the Word of God. No po? In keeping in our hearts whatever that we have been claiming from the Word of God. From the will of God. So wag po tayong susuko. Yung mga malapit ng sumuko. You know, the Lord is encouraging you this morning. Never give up. Amen po? Praise God. Yung pangalawa, never become discouraged. No? Kailanman ay huwag panghinaan ng loob. So ito'y tinuro ng Panginoon sa atin upang hindi tayo panghinaan ng loob. Sa Good News Translation, then Jesus, his disciples, no, told his disciples a parable to teach them that they should always pray and never become discouraged. No? So ayaw ng Diyos na tayo ay madismaya. Alam niyo, kung minsan madaling makapasok yung discouragement, no, sa puso natin. Paano ito nakakapasok?
kapag nakatuon ang ating paningin sa mga physical na nangyayari sa ating kapaligiran. Like for example, you've been praying for so many years and for so many things. Pagkatapos ang nakikita mo parang kabaligtaran ang nangyayari, kung nakatuon na lang ang paningin mo doon sa nangyayaring yan, na para bang walang nangyayari sa iyong panalangin, o katulad ng babaeng balon na to, pabalik-balik siya, wala naman siyang nahihita, wala naman siyang natatanggap, wala naman siyang napapala for how many times siyang pabalik-balik. Pero hindi po siya nagpa-discourage. Hindi siya pinanghinaan ng loob. No? Hindi siya naapektuhan ng panlabas na sitwasyon na para bang yun na ang tugon sa kanyang hinihingi. Na para bang wala na siyang matatanggap. No? Hindi siya nakatuon doon sa nakikita niyang parang walang nangyayari. Mga kapatid, parang walang nangyayari lang po yan. Parang lang. Pero mayroong nangyayari, may nagaganap na matindi at mabuti sa idinadalangin mo sa Diyos. Amen po? So, never become discouraged. Always pray. Always trust in God. Never be carried away by your outward situation and your circumstances as if nothing's happening to your prayers. Parang wala. Pero mga kapatid, ine-encourage ka ng Panginoon. No? Una, huwag kang hihinto. Pangalawa, huwag kang madi-discourage. Huwag kang panghinaan ng loob. Kapag pinanghinaan ka ng loob, naku, talagang hindi ka na talaga mananalangin dahil pinanghinaan ka na ng loob. Kung minsan, haharapin mo ang pagsubok na you are emotionally down, you are spiritually down, ano po? Tapos, lagi ka na lang umiiyak, naaawa sa iyong sarili, nakalimutan mo, ikaw ay anak ng Diyos. No? At panig ang Diyos sa iyo. So, wag na wag mong kakalimutan na ang Diyos na nagpapalakas ng iyong loob sa umagang ito, siya ang ating ama. Tayo ay mga anak niya. Amen? Alam niyo, pag ako malapit ng madiscourage, kasi lahat naman may temptation na parang gusto mong panghinaan ng loob. No, kung minsan, nasa sitwasyon ka na parang gusto mong maawa sa iyong sarili, lalo na kapag ka yung mga problema mo, buhol-buhol na, no? Tagpi-tagpi na, ang dami mo ng problema. No? Alam nyo, ako po ang ginagawa ko, no, dinideclare ko, I am a child of God. I am blessed and I am highly favored by God. No? So dapat yun ang i-declare mo. Hindi ka nakafocus doon sa kawalan, sa problema, sa pagsubok, kundi ipapahayag mo sa iyong labi na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay pinagpala. Ikaw ay pinapaboran ng Panginoon at nakahanda kang tugunin at pagpalain ng Panginoon. So madalas ko po yung ginagawa, ano? Lalo na nung pandemic, no? Yung wala kang pambayad ng kuryente, wala kang pambayad ng tubig, wala ka ng pambili ng bigas. No? Naubos na lahat ng savings mo kasi lahat palabas, saradong negosyo. No? Ba, parang gusto mo nang umiyak, parang gusto mo nang maawa sa iyong sarili. Aba, hindi ko po yan winelcome sa sarili ko. No? Sabi ko, Lord, I am your child. I am a child of God. I am blessed. I am highly favored. You'll be the one to bless me, Lord. So hindi ako titingin sa circumstances na ito. Anong nangyari? Pinalakas ng loob ng Panginoon ang aking loob. Hindi ako pinanghinaan ng loob at pinatunayan ng Diyos ang kanyang himala. Somebody message me. Sa loob ng 3 buwan, no? Siya lahat ang nagbabayad. Siya lahat ang nagpo-provide.
Tapos ako pang tinatanong niya, oh, meron pa ba kayong pagkain? Meron pa ba kayong, no? Alam niyo, sinishare ko po ito ulit, ano, para ma-encourage ang bawat isa. No, kapag nagtiwala ka sa Diyos, hindi ka na-discourage. Ang Diyos ang bahala sa kalagayan mo. Ang Diyos ang bahala sa sitwasyon mo. Kaya huwag kang magmumukmuk. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag mong isagot ang pag-iyak-iyak na kawalan ng loob sa harapan ng ating Panginoon. No? Kaya ituloy mo lang ang iyong pananalangin, huwag kang madi-discourage. Kasi pag tinignan mo yung laki ng problema, yung dami ng pagsubok, yung hirap ng sitwasyon na para bang wala ng solusyon, naku, panghihinaan ka ng loob. No? So mga kapatid, sa umagang ito, no, i-declare mo sa sarili mo, you are a child of God. You are blessed and you are highly favored by God because of what Jesus did on the cross of Calvary. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! He is worthy to be praised. Hallelujah! At yung pangatlo, never lose heart. Huwag mawalan ng loob. Sa Amplified Bible, sabi ni Jesus, now Jesus was telling the disciples a parable to make the point that all times they ought to pray and not give up and lose heart. No? So ayaw ng Diyos na mawalan tayo ng loob. Kung marubdob ang panalangin mo sa nakaraan, gusto ng Diyos lalo nating gawing marubdob ang ating mga panalangin. Panalangin nagmumula sa kaibuturan ng ating mga puso. Pusong punong-puno ng pagpapasalamat at pagtitiwala sa Panginoon. Kaya hindi tayo mawawalan ng loob. Hindi ka mawawalan ng ganang manalangin, mawawalan ng loob na manalangin at magtiwala sa Panginoon. Marubdob ka pa rin mananalangin. Kapatid, mas maraming himala, mas maraming magandang mangyayari sa buhay mo, sa sitwasyon mo, sa kalagayan mo, kapag ikaw po ay hindi nawawalan ng loob at nawawalan ng gana na pagkatiwalaan ang ating Panginoon. Huwag nating gagayahin yung mga nagwa-walk out. Sino mga nagwa-walk out? Ayoko na nga, tagal ko nang nananalangin eh. Wala namang nangyayari. Naku, wag na wag po nating bibigkasin ang mga ganyang pananalita. Never lose heart. Bantayan natin ang ating mga puso. The more you are being hindered by the devil, the more you are being stopped by the enemy, dapat lalo nating gawing marubdob ang ating mga pananalangin. Amen? Parang sa pagkakaloob, ako pag tinutukso ako ni Satanas na magbigay lang ng konti sa Panginoon, alam niyo, sabi ko, ha, tinutukso mo akong magbigay ng konti, kaya lalo ko pang dadamihan yung ibibigay ko kay Lord. No? So, sinusuno ko siya. No? So, ganun din sa prayer. So kapag ka may tukso sa buhay natin, huwag ka nang maglingkod, huwag ka nang sumunod, manalangin tayo sa Diyos. At lalo tayong sumunod, maglingkod, magbigay at magtiwala sa Panginoon. Amen po? And then iisipin ko pa noon, o kung yung ang mahal na damit na bibili ko, ng isang iglap na babayaran ko, ang bilis kong magpalabas ng pera kapag ka sa material na bagay. Yan, naglalaban yan sa kaisipan ko, no, when it comes to giving. E di lalo ko nang ilalabas na mabilis ang pera ko para sa Panginoon. Kaya nagtatagumpay ang Diyos, no, sa ating mga buhay. Never lose heart. So ganun din sa prayer. When you are being tempted by the devil to stop, to lose heart, mawala ng loob, lalo mong ibuhos ang puso mo sa panalangin. Lalo mong ipadama ang damdamin mo, ang puso mo sa ating Panginoon. Yan ang gusto ni Lord, never
lose heart. At lahat ng hindi nawawalan ng loob kay God, magsabi ng Amen. Di ba, makalungkot itang, eh, mila ko na ako lubke ka. So parang parang nawawalan ka na ng pag-ibig, no? Hindi lang tiwala, kundi pagmamahal sa Panginoon. No? So huwag tayong mawalan ng loob. At yung pang-apat, we should not grow weary. Hindi tayo dapat mapagod. Sa Aramaic Bible in plain English, he told them also a parable that they should pray at all times and they should not grow weary. Huwag daw tayong mapagod. Alam nyo, napakarami sa Bible ang salita ng Diyos na huwag tayong mapagod. Huwag mapagod gumawa ng kabutihan. Huwag mapagod manalangin. No? Huwag tayong mapagod manalangin every morning. So, dapat hindi tayo nababawasan sa morning watch. Dapat nadadagdagan pa tayo. Yung iba kaya wala na sila sa morning watch. Baka sila po ay nag-give up na. Huwag naman. Baka sila'y nawalan na ng loob. O baka sila'y na-discourage na. O baka sila'y pinanghinaan na. O napagod na. Mga kapatid, walang mawawala sa morning watch at sa pananalangin araw-araw. Amen po. Huwag mapapagod sa pananalangin. Dahil ito ang gawain na siguradong sigurado. May mapapala ka. May matatanggap ka. Himala, lubos na pagpapala mula sa ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. No? Let us not grow weary. Huwag kang mapapagod manalangin. Maya't maya, manalangin. No? Lahat idalangin. Kaya sabi ni Paul, cease not in praying. Huwag hihinto sa panalangin. Ako nga, mayroon nang dadaan na nagtitinda ng buko o kung ano yung tinitinda nila. Nagpipray na rin ako, Lord, paubos mo po yung kanyang paninda para may mapakain siya sa kanyang pamilya. No? So, yung may mga nag-o-offer ng mga ganun-ganyan, mga insurance, mga kung ano-ano, Lord, bigyan mo sila ng maraming client, maklose yung deal para, Lord, no, mabless po sila at sila ay may mapakain sa pamilya nila, maging channel of blessing din po sila. No? So, kaya yung sinasabi na, this not in praying, no? So, yan po ay pwede nating maging bahagi ng buhay natin na hindi tayo mapapagod sa pananalangin. No po? So, yung panghuli, not getting lose hope. Hindi nawawalan ng pag-asa. No? Hindi nawawalan ng pag-asa. And doon po sa Bible Basic English Translation, he made a story for them. The point of which was that men were to go on making prayer and not getting lose hope. Wow, no? So, kumpleto, no? Pag binasa natin yung salita ng Diyos, napakarami pala niyang pakahulugan sa atin kung bakit niya ibinigay ang parable nito ng pananalangin, ano po, sa bawat isa sa atin. Bagamat ang hinihingi ng babaeng balo ay katarungan sa kanyang kalagayan. Eh tayo, iba't iba ang hinihingi natin sa Diyos. Sabi ng Panginoon, magpatuloy kang manalangin, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kagaya ng babaeng balo na ito. Kung yung nilalapitan niya isang hukom na walang takot sa Diyos at walang galang sa kapwa, parang sinasabi ni Lord sa atin, ako pa kaya? Hindi ko ba kayang sagutin ang panalangin mo? Ako pa kaya mahabagin ako? Matulungin ako? Mapagmalasakit ako? Mapagmahal ako? No? That is reading between the lines. Kasi pinakita ng Panginoon itong judge na to, wala siyang takot sa Diyos. Wala siyang galang sa kanyang kapwa. Pero tumugon siya dahil nainis lang siya. No? Sinawa ni? It's totally opposite
to the nature and character of our God. Ang Diyos hindi tumutugon dahil naiinis. Ang Diyos hindi tumutugon dahil nagsasawa. dahil katulad ng judge na ito, mga kapatid. Kaya we cannot compare our God to this unrighteous judge. Ano po? So ayaw ng Panginoon na tayo ay mawalan ng pag-asa. Sabi nga ng Psalm 62 verse 5 and 6, "For God alone, my soul waits in silence, for my hope is from Him. He alone is my rock and my salvation, my fortress, I shall not be shaken." Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Alam nyo, paano mabuhay ang isang taong may pag-asa? Yan ay laging nananalangin. Ang taong may pag-asa, may kagalakan ang puso niya. Hindi mo makikitang mahaba ang mukha. Hindi mo makikitang parang pasas ang kanyang mukha. Dahil meron siyang pag-asa kay Kristo. Kaya mga kapatid, ang isang taong may pag-asa, grabe kung sumamba sa Panginoon. Binibigay niya ang pinakamabuting pagsamba sa Diyos, pinakamainam na paglilingkod, at lahat ng ginagawa niya ay may kagalakan dahil meron siyang pag-asa sa Panginoon. Sa ating conclusion, God is encouraging us to pray until something happens. Number one, never give up in praying. Never be discouraged. Never lose heart. Never grow weary. And never lose hope. Our hope is in God. Tayo po ay manalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Notebook. Thank you, Lord. Tayo pong manalangin. Ama, patuloy ka pong kumilos sa amin pong kalagitnaan. Kilala mong higit kung sino sa amin ang halos mag-give up na. Yung nabubuhay sa discouragement. Yung nawawalan ng loob. Pinanghihinaan ng loob. Nawawalan ng gana. Napapagod at nawawalan na ng pag-asa. Dalangin ko po, ikaw po ang nakapag-encourage sa kanila sa umagang ito. Iba yung commitment, new commitment, Lord, new level of prayer, that they will pray like never before, and we will pray until something happens in our lives, in our situation, in our condition. Salamat po aming Ama. Anytime, any moment, we can come before your presence. And you are there. You are ready to answer us. To bless us, O God. Lord, to empower our lives. Kaya sa oras na ito, punuin mo po ng pag-asa ang bawat puso. Mapalakas ang loob ng bawat isa. Father God, we declare that this day is one of the best days of our lives. Be glorified and be exalted.